And sa video na to, pag-usapan natin yung update sa aking visa renewal dito sa Japan. Nagtatawa ako, bakit? Kasi meron akong naunang video at naalala ko kung gaano ako ka-anxiety noong time na yon. Dahil nga halos 2 months na akong naghihintay ng result ng aking visa. Expired na kasi yung visa ko noong time na yon. At hindi ako makalabas dahil wala akong residence card. Ayan. So pag sinabi kong update ng renewal ng visa, ibig ko sabihin doon yung residence card. So ano na nga bang nangyari? Alamin natin sa video na to. Alamin ninyo kung ano ang result ng aking visa extension dito sa Japan. Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World! So ayan na guys, dumating na nga yung result ng aking visa. Yung extension renewal ng aking visa. Okay? So pag sinabing visa extension, ay kailangan mong i-renew yung iyong residence card. Dahil sa residence card, meron doong nakalagay kung hanggang kailan lang valid yung iyong pag-stay dito sa Japan. And sa case ko, ang nag-handle ng pagre-renew ng visa ay yung aking agency dito sa Japan or yung tinatawag nilang haken. Ang aking type of status of residence dito sa Japan ay yung engineer specialist in humanities international services. So yung ganyan klase ng mga visa, yan yung mga visa ng mga interpreter, designer, engineer, ayan. Kumbaga iba pa ito doon sa specified skilled worker. So bigyan ko lang muna kayo ng background sa pag-a-apply ko ng visa extension. Sa pag-a-apply ng visa kasi, sino ba ang eligible sa pag-a-apply ng visa? So pwede kang mag-apply by yourself. Ayan. Pwede kang mag-apply by yourself. Ikaw ang magdadala ng mga documents papunta sa immigration. Ikaw ang magsasubmit. So hindi lang documents mo yung isasubmit mo, pati yung documents ng company kung saan ka nagtatrabaho. So sasubmit mo lahat yun. Pag-usapan natin maya-maya kung ano yung mga dapat mo isubmit. Although sa case ko naman, pwedeng ako ang magpadala or magdala sa immigration or yung mismong agency. Pero sa usapan namin ng agency, ay yung agency mismo ang magdadala. Hindi nila ako pinayagan na ako ang magdala ng mga documents doon. Sa application form mo, ilalagay mo kung ilang taon mo gustong ma-extend yung iyong visa. Okay? So, syempre gusto mo na mas mataas, di ba? Maximum is 5 years. So, kung hiniling mo na 5 years, ilalagay mo doon 5 years. Pero, depende pa rin yan sa company. Si immigration ang magdidesisyon kung bibigyan ka ba niya ng 5 years base sa mga documents na sinubmit mo. Ako, hinihiling ko matagal na babigyan ako ng mas mahabang length of stay dito sa Japan. Ang problema, honestly, ang problema, hindi ko alam kung naasikaso siyang mabuti. Kaya gusto ko na ako ang mag-submit para alam ko na lahat ng documents ay nasasubmit ng maayos. Hindi ko naman sinasabing hindi sinabit na maayos ng agency ko, pero baka may mga kulang. So baka may mga kulang na hindi nasubmit sa side nila. Ang resulta, ayan, ang resulta, hindi na ibigay sa akin yung 5 years na hinihingi ko at 1 year na naman yung binigay sa akin. So medyo masama ang loob ko nun. Okay, masama yung loob ko dahil nag-expect na ako na matutulungan na nila ako this time dahil 2 years ago pa, every year na lang ako nagre-renew ng tigwa 1 year ang aking natatanggap na visa. So ito na yun guys, nabutasan na kapag na-renew na yung visa nyo, bubutasan na yung expired, bubutasan yung expired na visa and matatanggap mo na yung bago. So ito na yung bago kong residence card, pero 1 year lang uli yung ibinigay sa. Bakit ko gusto ng mas mahabang length of stay dito? Kasi ganito yan. Hindi ko alam kung ganito din sa ibang mga agency, pero every year kasi na re-renew ako sa kanila, nagbabayad ako ng Nimang Yongsen for 24,000 yen. So nagbabayad ako sa kanila ng 24,000 yen kada renew. Okay? Eh kung ikaw ang magre-renew sa sarili mo, ikaw na lang pumunta ng immigration, wala kang babayaran. So malaking bagay din naman yun, di ba? Kasi kaya mo naman, kaya ko namang mag-renew sa sarili ko. Kaya ko pumunta ng immigration, natutunan ko na yan. Ano yung mga kailangan submit? Ako nga lang din ang nag-asikaso nung dependent visa para makapunta dito yung wife at saka yung anak ko. Alam ko na yung proseso, pero hindi nila ako pinayag na ako ang mag-renew ng aking residence card. So, ayan, 1 year lang ang nabigay sa akin. So, ano nga ba? Kailan nga ba? Sino nga ba yung mga eligible para mag-renew? So, sabi dito sa website na reference natin, which is yung WISE, whether or not you can extend or renew your visa will depend on your original visa type. So, ang original visa type ko is yung engineer visa and whether your circumstances have changed at all.
In general terms, visa extensions are offered to people on mid to long term visa types such as working or student visa. So for my status, this is a working visa. You may, for example, decide to extend your working contract and need a longer visa. Or you might finish study and want to convert your student visa to allow you to move into a job in Japan. So anong possible reason ba't hindi nila ako binigyan ng 5 years? At bakit alam ko na ano ba yung kailangan? Ganito kasi yan. So si Jerome, yung nagtuturo ng aming online class sa JLPT, nabigyan kasi siya ng 5-year visa sa kanyang company. So galing kami, parehas kaming galing sa isang agency noon, and tinanggal kami sa agency noong time na yun dahil sa coronavirus, and nagkanya-kanya kaming hanap ng trabaho. Nakakuha na siya ng trabaho at yung company na yun ay pinurso na makakuha siya ng 5 years at nakapag 5 years siya ngayon. And ako naman ay nasa agency pa din, kaya ibang scenario sa akin, 1 year ang nakuha. So through him, nalaman ko kung ano yung mga kailangang documents para ma-assure na mabigyan ka ng 5 years. Okay, kasi sila mismo tinulungan talaga siya na makakuha ng 5 years na visa. So isa sa mga pinakamahalagang requirements is yung reusyo, okay? Or yung tinatawag nilang reason bakit mo kailangan ng 5-year extension. Kailangan ma-explain ito ng maayos ng iyong company at makapagsubmit ka din ng iyong reason kung bakit gusto mo mag-stay dito ng ganun kahaba, na ganun kahabang panahon. So malaking bagay yung masasubmit ng company. As a company, sila yung mag-e-explain sa immigration bakit bibigyan ng 5 years, bakit kailangan bigyan ng 5 years itong employee nila, at ano yung magiging plano nila for the next 5 years. Let's say gusto mo nga ng 5 years, ano yung magiging trabaho nito, ano yung job description nito, ano yung tatrabahuin nito, bakit kailangan siyang bigyan ng 5 years, gaano siya kahalaga sa company. Kailangan merong plano na maipakita sa immigration, which is yun yung nangyari, yun yung ipinasa ni Sensei Jin, na bigyan siya ng 5 years. Ayan. So kaya alam ko na yan yung kulang sa side ko, dahil alam ko walang ganung binigay yung aking agency sa immigration. Kumbaga, na-question pa nga ako. Sabi nila kaya daw tumagal yung visa ko kasi almost 2 months kung hinintay yung releasing ng visa. Eh dahil meron daw akong nilagay doon na iba pang company. Kasi dahil nga ako ay nasa agency at as a dispatch, so isa akong dispatch employee. So yung akin na yon, merong ibang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Pero ang humahawak na sweldo ko, ang nagpapasweldo sa akin is yung agency. So ganun ang scenario sa akin. Kaya nagbanggit kasi ako doon sa mga documents ko na dito sa company na to, kung saan ako na-dispatch, ay gusto kong maging full-time employee. Siguro iniisip ng immigration, naguluhan siya, bakit meron akong agency, tas meron pa akong another company na binabanggit sa mga documents ko. Kaya natagalan, nanghingi pa siguro sila ng mga explanation dun sa agency. So sinabi lang ng agency, dispatch company sila, and ito si ako daw ay dispatch nila dun sa company na yon. So, pero walang reason kung bakit nila kailangan akong bigyan ng 5 years na length of stay. Kaya hindi ako nabigyan dahil alam kong kulang yung documents na sinabi. Ayan, so ang haba ng explanation ko, kailan ka ba dapat mag-submit? Kailan ka ba dapat mag-renew? Ayan, kailan ka ba dapat mag-renew? Kailan ka dapat mag-start na mag-renew ng iyong visa? So kung para sa mga long-term na visa, like working visa or student visa, at least 3 months prior the expiration of your visa, pwede ka nang mag-apply for renewal. So sabi dito, if you are a mid to long-term resident of Japan, you can apply to renew or extend your visa from 3 months prior to the expiry of your existing visa. Pero sa case ko, ako pa yung nag-follow up ng renewal ng aking visa 1 month before the expiration. Kaya inabot na ako ng expiration ng aking visa. So ang iniisip ko ng time na yun, baka nga dahil sa COVID, kaya tumagal. Pero hindi, dahil nga sa conflict dun sa mga documents na sinend. Pero guys, 6 months prior the expiration ng aking visa, niready ko na lahat ng documents na nasa side ko. Binanggit ko doon na nandito na yung family ko, dito ko paaralin yung anak ko, etc. etc. Kaya gusto ko ng mahabang length of stay. Diba? So nag-explain din ako doon, nagbigay ako ng reason at ano yung plan ko. Pero masasabi ko na may kulang talaga doon sa mga documents sa sinad na agency. Okay, so enough na sa pagrarant ko kasi andito naman na wala nga akong magagawa. Better luck next time na lang sa pagrarenew uli. At ayun, another year na mabigyan ako ng chance na makapagtrabaho dito. So abangan pa natin, abangan ninyo yung mga susunod ko pang mga gagawin. Pero ito, ayan guys, para may idea kayo kung ano yung mga dapat nyo isubmit. Ayan, completed application form. So nag-create, meron akong
pinilapang form para sa engineer visa na pagre-renew. Then kailangan mo rin mag-submit ng passport. Ayan. So sa mga nagtatanong, wala akong dalang residence card during the visa renewal dahil kinuha ito ng aming agency. Kaya hindi ako makalabas ng maayos. Bawal kasi dito magpunta kung saan-saan nang walang residence card. Lalo na pag na-check ka ng pulis at wala ka nito, delikado yun. So hindi ka pwede lumabas ng walang residence card. And sinubmit ko rin sa kanila yung aking passport. Meron din ako picture kasi yung picture na yun, yun yung lalabas dito sa residence card ninyo. Then valid current residence card, which is yun nga sinubmit ko at ito binutasan na nila. Then nakuha ko na yung aking bagong residence card. And specific documents based on the activities undertaken in Japan and your visa type. Ito medyo maduguto kasi na. Ito yung sinasabi ko na kailangan patunay na nagpapatuloy ka pa rin magtrabaho doon sa status ng visa na meron ka. Dapat continuous yung activity na yon. So ayan, I hope nakatulong itong video sa inyo at nabigyan ko kayo ng update sa aking visa renewal at sa mga magre-renew. Kung may questions kayo, please feel free to comment down below. And sa mga nagustuhan itong video na to, please like this video at i-share na rin to sa mga magre-renew pa lang ng kanilang visa, yung residence card. Napaka-importante kasi nun dito para makapag-stay ka dito sa Japan. Either mag-work ka or mag-student visa ka, kailangan meron ka laging dalang ganito. Okay, so maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, mag-like na kayo at mag-comment at i-share nyo na rin to. Okay, maraming salamat sa panonood. Kung nakasubscribe ka na, thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At sa mga interested pa sa iba't ibang topics namin related sa Japan, sa pamumuhay dito, punta nyo yung aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Okay, maraming salamat ulit sa panonood. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas dito sa... Ayan na! Bye!